Today, we will be talking about integers. Alright. Now, meron dito ang pinakita ang building. And alam ko, marami sa atin nakapunta na sa mga condominiums and hotels, diba? So, yung unang palapag, usually tinatawag natin yan as first floor. And then dito, it's second floor, third floor, fourth floor, and fifth floor, diba? And then, okay, kung pupunta tayo sa baba, underground, that would be basement 1, basement 2, basement 3, di ba? In mathematics, we represent the first floor, okay, as positive 1, okay? And, take note ha, kahit hindi mo sasabihin positive 1 yan, kahit 1 lang pwede. So, pwedeng may sign na positive, pwedeng wala. Now, for discussion purposes, nilagyan ko lang ng sign dito. Okay, so positive 1, so pwedeng 1 lang. Positive 2, sa second floor. Positive 3, positive 4, and then positive 5. Okay, now, kung merong 1, 2, 3, 4, 5, hindi ibig sabihin merong 0 dyan, di ba? So, 0 dito is the ground floor, the level ground. Okay? Ibig sabihin, dito sa inapakan natin, we would consider that as 0. Okay? And then, basement 1 would be negative 1, basement 2 is negative 2, and so on. Okay? So, these representations here na may mga positive and negative signs, ito yung tinatawag natin na integers. So, with that description na positive, negative, okay? Ibig sabihin, signed numbers lang ang integers, di ba? But we will go ahead and learn more about integers. And makakatulong sa atin ang number line. So, in a number line, again, meron tayong reference point. That would be 0. Pareho dun sa kanina, sa building, nilagyan natin ng 0 para hindi malito, di ba? Kasi kung merong 1, 2, 3, 4, 5, and then merong negative 1, negative 2, dapat merong nasa gitna. And tawag natin doon, the reference point is 0. Okay? So, lahat ng numbers papunta sa kanan ay positive. Ayan. And, kung nahalata nyo, yung 4 dito at 5, hindi ko nilagyan ng sign. Kasi nga, pwedeng walang positive sign ang isang positive number. Okay? So, pwedeng may sign, pwedeng wala. Okay? So, lahat ng ito are positive integers or positive numbers. And the opposite of positive 1 is negative 1. Now, bakit ko sinabing opposite? Kasi yung distance niya from 0 ay pareho lang. So, since ito pa kanan ay positive 1, pakaliwa ay negative 1, opposites lang yan sila. Kasi pareho lang naman ang distance ng dalawa. So, positive 1 and negative 1 can be called opposites. Okay? So, ibig sabihin, okay, positive and negative numbers can be called opposites or additive inverses. Okay? So, ayan, negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5, and so on. So, and the farther you go to the right, the bigger is the value. Kasi pwede pa ka pang mag-continue dyan eh. Diba? Pwede pang 6, 7, 8, 9, 10, 100 hanggang 1,000. Pwede pa. So, the bigger, kasi nga pwede ka hanggang 100, diba? Or kahit pa mas mataas pa. So, the bigger or the farther to the right, the bigger is the value. Ang kabila naman, baligtad, the farther you go to the left, the lesser is the value. Okay? So, ano na ngayon ang description ng integers based on this? One description is, integers are all positive and negative numbers, including zero. So, there are those that describe integers as this one. Positive daw and negative numbers, including zero. At tama naman, kasi may positive dito, may negative dito, and then kasama ang zero. And then, zero is neither positive nor negative. Nasa gitna lang yung zero. So, hindi siya positive, hindi siya negative. And the farther you go to the right on a number line, the larger is the value. So, kaya nga, kung titignan mo,
ang 5 papunta na sa kanan compared dun sa 1, di ba? Kaya ang 5 ay mas malaki kaysa sa 1. Kaya the farther to the right, the larger is the value. At kabila naman, the farther you go to the left on a number line, the smaller is the value, di ba? And another description that are given, okay, is that integers are the set of whole numbers and their opposites. Now, bakit kaya whole numbers? Now, we'll have more on this on the next discussions, okay? And then, another thing is, positive integers can be written without a positive sign. So, alam nyo na yan, di ba? Positive 3, tapos kahit 4 lang dito, 5, hindi nilagyan ng positive, pwede. Para hindi malito, dapat maalala ito na pwedeng wala, pwedeng meron ang mga positive integers. Okay? Alright. Integers in real life. Saan ba natin ginagamit? So, katulad dun kaninang representation sa mga floors in a building, okay? There are other uses of integers in our life. So, paano ba yon? So, check natin ha. Okay. A deposit of 500. Kapag nag-deposit ka ng additional 500 sa pera mo sa bangko, ibig sabihin, nadagdagan yung pera mo. So, this is represented with a positive integer. So, that would be positive 500. Diba? Kasi nadagdagan yung pera mo eh. E di ibig sabihin, a withdrawal of 300 pesos ay negative. So, this is negative 300. And then, a profit of 1,000. Kapag sinabing profit, kita. So, since kumita ka, nadagdagan ng pera mo, eh, di positive yan. So, positive 1,000. Okay? And then, again. To represent again, pareho lang yan sa kita. Profit. So, positive din yan. So, a gain of 180 pesos can be represented with positive 180 or just 180. Kahit wala na yung sign, pwede. Okay? Basement 3 of a building. Na alam na natin na ang basements ay nasa ilalim. So, since basement 3 ang pinag-usapan dito, we can represent that with negative 3. Okay? And then, 6 feet below the ground. So, sa ilalim ng lupa. So, this is 6 feet is sa ilalim ng lupa. So, this will be represented with negative 6. Okay? And then, 10 kilometers south. Now, kung titignan natin yung mga directions, the north is on the top. Nasa taas yung north, ang south ay nasa baba. So, ibig sabihin, dahil pababa ang south, negative ito. So, this is negative 10. Okay? And then, 2 kilograms weight loss. Nabawasan yung timbang mo. So, that is negative 2. Deficit. Bawas din yan. Lugi. Lugi na 4,000 pesos. Kulang. This will be negative 4,000. Okay? And then, 3 meters above sea level. Nasa taas. So, since nasa taas, alam nyo na ang paakyat ay positive. So, this is positive 3. And then, 50 feet below sea level. Now, ngayon naman, below siya. Sa ilalim. So, this is negative 50, and then 7 kilometers east, okay? Kung natandaan niyo yung direction, north dito, south. And then dito sa kanan ay east, kaliwa ay west. So, since pa kanan ng east, this is positive. So, 7 kilometers east is just positive 7. So, marami pa pwedeng a step forward, that is positive 1. 3 steps backward, negative 3. So, marami pa. These are just some of those examples, okay? Or some of those uses of integers in real life. So, how do we compare integers with other numbers? Now, let's take a look at this illustration. Ayan. So, in this illustration, meron ditong rational numbers, integers, whole numbers, natural counting numbers. So, kung titignan mo, itong rational number, ito yung pinakamalaking circle. And then, napapaloob sa malaking circle ang integers, ang whole numbers, and the natural counting numbers. Para mas maintindihan, explain ko to sa next slide.
Okay? Let's start with the bottom. Okay. Now, kung kayo ay magbibilang, so kung uutusan kayo ng teacher niyo na magbibilang ng classmates niyo, bilangan ng classmates niyo in your room, you would start with 1, 2, 3, 4, 5, diba? Di ka naman mag-start with 0 eh. So, nandun lang sa word na bilang, count, okay? So, since you're counting, ang tawag natin sa mga numbers na ito na nagsimula with 1, since this is used in counting, di counting numbers or natural numbers. So, ayun yung tanong natin, ayun yung pangalan or tawag sa mga numbers under the first grouping. Okay? So, under the first grouping, counting numbers which starts with 1, 2, 3, 4, 5, and so on. Okay? Natural or counting numbers. Now, kung idagdag natin ang 0, kasi alam natin na 0 is used in some other cases. Now, saan ba natin ginamit ang 0? One good example for this is in a decimal. Okay. Ayan. So, this is an example of a decimal. Now, alam natin na lahat ng numbers before the decimal point, dito ilalagay yung mga whole number, di ba? So, pwedeng 1.5, 3.15, di ba? So, lahat ng nandito are whole numbers. Kaya lang, in this case, ang nilagay dito ay 0. So, ibig sabihin, walang whole number. Kapag walang whole number, we use 0, okay, as a placeholder. So, since 0 is used to represent a whole number, kung ibig sabihin lang na walang whole number, edi 0 is a part of a whole number. So, ibig sabihin, the second group, okay, are just the whole numbers. And kasama lang doon or dinagdag lang doon ang 0. Ayan. So, nandun pa rin yung counting numbers, 1, 2, 3, 4, 5, and so on, dinagdagan lang ng 0. So, whole numbers are all counting numbers and 0. Dinagdag lang ang 0. Okay? Now, for the next group, now, kung idagdag natin ang opposite nito, so opposite ng 1, so binanggit ko na dati yung opposite ng 1 eh. So opposite ng 1 is negative 1. Opposite ng 2 is negative 2. So opposites. Kung idagdag natin ang opposites, edi meron ka ng negative at saka positive numbers. Tama, di ba? Edi yung sunod na group are just the integers. Ayan. So, nandun pa rin yung counting numbers, which is 1, 2, 3, 4, 5, and so on. Dinagdag yung 0, kaya pasok yung whole numbers. Okay? Kaya lang dinagdag ang mga negative numbers. Kaya ito na ngayon ang explanations bakit ang integers are also called whole numbers and their opposites. So, dinescribe din ang integers as all whole numbers and their opposites. Kasi, pag binanggit mo whole numbers, pasok na kasi ang 0. Kaya hindi na binanggit ang 0. Kasi, whole numbers include 0. So, integers, eto na yon. So, kapag dinescribe ang integer as positive and negative numbers, including 0, tama din yon. Kapag sinabing whole numbers and their opposites, tama din yon. Kasi whole number, kasama na kasi ang 0. Kaya, pag sinabi mong ganito, you need not mention 0. Kasi whole numbers ay kasama ang 0. So, description na to of the integer is actually used in some other cases. Ang iba naman ang ginamit is positive and negative numbers including 0. Lahat yon pareho. Okay? Now, saan naman natin ilagay ang mga fractions and decimals? Now, yung numbers na yon are all under the next grouping, which are rational numbers. So, rational numbers from the word ratio. At alam natin na ang ratio can also be called fractions, kasi fractions, ratios are fractions. So, dito pasok ang fractions. Okay? Now, since integers, whole numbers, and counting numbers ay pwede nating isulat as fraction, kaya itong lahat na ito, okay, ay napapaloob sa pinakamalaking grouping symbol, which are the rational numbers. Kasi, ang negative 5 ay pwede mong isulat as fraction. Pwede mong isulat yan as negative 5 over 1. Negative 4 over 1. Pwede rin itong 5 over 1. So, ganun din dito. 1 over 1,
2/1, 3/1. Diba, lalagyan naman natin ng 1 para isulat ito as fractions. Now, siguro magtatanong kayo, paano yung 0, ma'am? Pwede rin yan lagyan ng 1 sa baba. Okay, so 0/1 is just 0. Okay? As long as hindi 0 ginawa mong denominator, ha? Hindi pwedeng denominator ang 0. So, as long as nasa taas yung 0, 0/1, that's just 0. So, kaya pasok pa rin siya sa rational number. Kasi rational numbers, okay, are numbers that can be written in fraction. So, since pasok lahat ito, so una, ayan, all any number that can be written as a fraction. So, una would be this one, integers. So, since nandyan na yung integers, ayan, pasok na yung whole numbers dyan. Ayan, ayan yung 0. Pasok na rin yung counting numbers, diba? And then, ang kulang na lang dito, kasama sa rational numbers are the fractions. Okay, so 2/7, -1/10, 2 3/4, and then the decimals. So, examples are 3.15, -9.027, at saka 0.009. Yung tamang pagbigkas nito is 9,000, ha? Pero usually ginagamit na rin natin yung point. Pero either way, pwede, okay? Now, going back to our question earlier, how do we compare integers with other numbers? Now, let's check how we do that with this one. Okay. So, malaking tulong ang number line again. So, we will use this when we compare the numbers. Okay, so first, let's compare integers with whole numbers. So, paano natin gawin? So, tandaan lang ha, dapat tandaan, lahat ng numbers pa kanan ay mas malaki kaysa sa numbers pa kaliwa. So, kahit pa mag-compare ka ng 1 at saka 5, nahalata mo na 5 ay nasa kanan, 1 ay nasa kaliwa. So, sigurado alam mo na ang 5 ay mas malaki sa 1. So, yung analysis na yon na kung anong nasa kanan ay mas malaki kaysa nasa kaliwa, mas magagamit yan dito sa negative. Kasi nakakalito kapag negative. So, subukan natin. Let's compare 1 and 4. Eh, di madali lang, ma'am, kahit wala pang number line yan. Sigurado ako, mas malaki ang 4 kaysa sa 1. Yes, tama naman. Diba, kung meron kang 4, eh, yung classmate mo na may piso lang, eh, di mas maliit yung pera niya compared sa'yo, diba? Oh, so, 1 is less than 4. Ganun lang, di ba? And again, ha, take note, ang 4 ay nasa kanan ng 1. Okay? Kaya nga, tandaan, ang nasa kanan ay mas malaki kaysa sa dun sa nasa kaliwa. Now, dito, negative na. So, yung sinabi kong ang nasa kanan ay mas malaki kaysa sa nasa kaliwa ay magagamit mo na dito. Bakit? Kasi nakakalito na ito. Ma'am, 2 ito. 5 ito. Diba ang digit ay mas malaki ito? Kaya lang negative kasi ito. Okay? Parang utang lang yan. Okay? Kasi negative utang, diba? Nababawasan utang. Negative. So, ibig sabihin, negative 2, okay, ay mas malaki kaysa sa negative 5 dahil ang negative 2 ay nasa kanan ng negative 5. Diba? So, ibig sabihin lang nun, kung utang ito, kung ikaw ay may 2 pisong utang lang, ang classmate mo ay 5 pisong utang, edi mas malaki ang value mo kasi konti lang utang mo compared sa classmate mo. So, ganun lang yon. So, since ang negative 2 ay nasa kanan ng negative 5, mas malaki ang negative 2 compared sa negative 5. Okay? So, negative 2 now is greater than negative 5. Now, next. Okay, we have negative 3 compared with 0. Eh, di tignan mo lang, 0 ay nasa kanan ng negative 3. So, in this case, ma'am, nagiging mas malaki na ang 0 sa negative 3. Yes. So, negative 3 ay mas maliit compared sa 0. So, this is less than. So, ibig sabihin lang nun, okay,
kapag wala kang utang, eh di wala lang, wala ka namang utang, wala kang problema, wala kang babayaran, di ba? Pero kung may utang ka, negative 3, eh di problema mo yun, kailangan mo yung bayaran, di ba? So, mas malaki yung 0 kaysa sa negative 3 kasi dito wala kang problema, dito may utang ka. So, kung utang ang pag-uusapan ha. So, kaya in this case, mas malaki ang 0 kaysa sa negative 3, okay? Now, negative 4 and 2. Eh, ang isa ay negative, ang isa ay positive. Eh, di automatic, alam mo na, na mas malaki ang positive kasi lahat ng positive numbers ay mas malaki sa negative numbers. Kasi nga, ayan no, nandito sila lahat sa kanan ng 0. Kaya sigurado, lahat ng positive numbers ay mas malaki sa mga negative numbers. So, etong negative 4 na ito ay mas maliit compared sa positive 2 or sa 2. So, negative 4 is less than 2. Again, we have 6 and negative 6. Again, this is positive. This is negative. So, kahit pa sabihin natin na pareho ang digit, opposites itong dalawa. Diba? Ito ay positive, ito ay negative. So, sagot natin would be greater than. Okay? And then, negative 1 and negative 10. E di ang negative 1 ang mas malaki kasi mas malapit sa 0 eh. Ang negative 10 ay nandun pa sa malayo. So, ito ay nasa kanan ng negative 10. So, negative 1 is greater than negative 10. Okay? Now, comparing integers with fractions. Now, pwede ba nating malocate ang fractions in a number line? Yes. Ang 1/2 ay nandito. Kalahati lang naman yun sa 1, di ba? So, 1/2 is here. So, if you're going to compare 1/2 and 1, hindi mas malaki yung 1, di ba? So, check natin. Ayan, 4 and 2/5, 6. Kahit dito ka palang titingin. Ma'am, mas maliit yan compared sa 6. Yes, hindi nga umabot ng 5 eh, ito 6. Eh, ibig sabihin, ito maliit compared dito. Kaya sagot natin is less than. Negative 7 and 3/4 and 2 and 1/2. Okay, negative, positive. E di automatic, ito ay mas maliit. Diba? Negative 2 and 2/3, negative 2. Okay, ang negative 2 ay nandito. Diba? Ang negative 2 and 2/3, e di dito pa yan. Uurong ka pa pakaliwa niya ng mga 2/3. Ayan. So, mga dito. Negative 2/3. So, ibig sabihin, yung negative 2/3 ay nasa kaliwa. Yung negative 2 ay nasa kanan. E di mas malaki ito compare dito. Diba? So, since maliit ito, sagot natin would be less than again. Okay? Tandaan ha, kung saan yung buka, yun yung mas malaki. Pinakamalaki. Or mas malaki sa dalawa. Okay? Now, negative 4 and negative 29 over 8. Now, ito, tricky. Kasi, negative 29 over 8, hindi mo alam ano yun. Pwede mo tong gawing mixed number para pwede mo siya makompare with negative 4. So, 29 divided by 8 is 3. 24 lang yun, diba? So, ibig sabihin, this is 3 and 5 eighths in mixed number. So, since this is 3 and 5 eighths, dito lang yan. So, 3 and 5 eighths, hindi umabot ng 4. Kasi, ang 4, 8 ay 32. E, 29 lang naman yan. So, dito lang yan. So, negative 29 eighths ay nandito. And then, yung negative 4 ay nandito. So, ibig sabihin, yung negative 29 eighths ay nasa kanan. Etong negative 4 ay nasa kaliwa. E, di ibig sabihin, mas malaki ito. Diba? So, negative 4 is less than negative 29 over 8. 7/11 and 4/11. Eh di parehong positive, parehong 11 ang denominator. Eh di madali lang, di ba? Ang ibig sabihin lang nito is 7/11, di ba? Ito 4 na 11 lang. Eh di mas malaki ito, di ba? Automatic, alam mo na yung sagot. Now, dito nakakalito kasi hindi pareho ang denominator, okay? And hindi mo kaagad makikita asan ang mas malaki, asan ang mas maliit. So, one way to do it is check mo yung denominator. Ang kalahati ng 5 ay 2.5. So, ibig sabihin, ito ay hindi umabot sa kalahati. Kasi 2.5 yung kalahati, di ba? Now, dito naman, ang kalahati ng 4 ay 2. Lumagpas sa kalahati. So, since ito ay lumagpas sa kalahati, hindi umabot sa kalahati, edi mas malaki ito. Di ba?
So, sagot natin dito would be greater than. Now, kung another way, or gusto mo siya i-compare using another way, pwede gamitan mo ng cross-multiplication. Basis natin ay numerator. So, 3 times 5, so sa side na ito, it's 15. And then, 2 times 4, that's 8. So, 15, 8, edi mas malaki ang 15. Kaya, sagot natin dito should be greater than. Okay? Next, let's compare integers with decimals. So, madali lang din ito. Okay, tingnan natin. 4.6 and 4. Eh, parehong positive. Lumamang ito kasi may 0.6 pa. Eh, di mas malaki ito. Diba? And then, 7.6 and 7.9. Again, lumamang ito dahil pareho lang naman silang positive. So, ito na ngayon ang mas malaki. Diba? And then, 5.8 and 5.25. Now, dito, tricky dahil dalawa ang decimals dito. Or dalawang decimal places. Ito, isa lang. Kaya lang, in decimals, kapag magko-compare ka, check mo muna yung tens place. Okay? Kung mas malaki ang tens place nito, compare dito, edi ito yung mas malaki. Diba? And another thing is, dahil tapos na yung after na ng decimal point, pwede mong lagyan ng zero ito eh. So, i-compare mo sa pera ito, this is 5 pesos and 80 centavos. This is 5 pesos and 25 centavos. Edi mas malaki nga ito. Hindi nga lang dinagdagan ng zero kasi pwedeng tanggalin. Diba? So, 5.8 is greater than 5.25. Tandaan na, dito ka muna mag-compare sa tenths. Kasi ang tenths ay mas malaki ang value sa hundreds, sa thousands. Kaya dito ka mag-compare. Okay? Now, dito sa susunod, okay, pareho yung tenths nila. 5. E di dito ka natitingin sa hundreds. Now, since mas malaki ang nandito, this is 8, this is 4, edi mas malaki ito. Mas maliit ito. So, sagot natin would be less than. Okay? And then, negative 4.5 and negative 4. Now, for negative 4.5, dito yan. Kalahate, di ba? Ang 0.5. So, dito yung negative 4.5, ito yung 4. So, since ito ay nasa kanan ng negative 4.5, edi ito yung mas malaki. Ito mas maliit. So, sagot natin would be less than, kasi mas maliit ito. Okay. Negative 6.3 at saka negative 6.7. Now, 6.3 ay mas nauna sa 6.7. Diba? Kasi, let's say kung ito yung 6, kasunod ng 6 is 6.1, 6.2, 6.3, 0.4, 0.5, 0.7. Edi, ang 0.3 ay nasa kanan ng 6.7. Kung parehong negative. So, dahil ito yung nasa kanan, ito yung mas malaki. Okay? Negative 9.8 and negative 9.46. Okay. Sa value, kung hindi sana ito negative, titignan natin dito, 0.8 ito, 0.4. Mas malaki sana ito, di ba? Kaya lang, since this is negative, and mas nauna ang 4 kaysa sa 8 kapag naglalagay tayo dyan dito. So, since negative ito, ito ang mas malaki compared dito. Dahil negative ha. So, ma'am, kahit 0.8 yan, di ba 0.8, 0.4, di ba dapat mas malaki ito, ma'am? Kasi nga negative, the bigger the digit, the lower is the value. Kasi papunta siya doon, palaki yung digit eh. Kaya lang paliit yung value, di ba? So, since ito sanang mas malaki, eh dahil parehong, parehong negative. So, ito ngayon ang magiging mas malaki kesa sa dalawa. Okay? So, sagot natin would be less than. And then, negative 2.13 at saka negative 2.15. So, again, sana kung wala lang negative, ito yung malaki. Kaya lang, since these are negative, okay, so ito ang mas nauna dito sa number line. So, dito yung 2.13, let's say dito yung 2.13, more or less, and then yung 2.15 ay nandito. Okay, so mas malapit yung 2.13 sa 0. Ito yung nasa kanan, ito yung nasa kaliwa. So, mas malaki ito. Sagot is greater than.